Today ang pag-uusapan natin ay magkano ba ang kinikita sa pagbebenta ng karning pugo or pugo meat. Okay? Ayan. Ayan, tsura ng mga pugo meat. May mga itlog-itlog pa yan sa loob. Buo pa yung mga itlog nila. May laman loob pa. Pero linis na, mga lods. Ayan. Hi mga lods, this is Jay Kurt again. Welcome back to my YouTube channel. So, ayan, today ang pag-uusapan natin ay magkano ba ang kinikita sa pagbebenta ng karning pugo or pugo meat. Okay? So, ayan, nandito ako ngayon sa Baliwag. Meet halfway kami ng aking supplier galing sa Nueva Ecija para sa karning pugo. So, bago naman tayo magsimula, please, if bago ka sa akin channel, don't forget to click subscribe and click the notification bell below para updated ka sa mga bagong videos natin. Ang bibigay ko sa inyo ngayon sa video na to ay computation kung magkano ang capital at magkano yung tutubuin mo sa pugo meat selling. Okay? So let's go! So ayan mga lods, nandito na ako sa Kainta. Simula Bulacan or yung karne natin from Nueva Ecija papuntang Malolos. Meet halfway kami tapos dito ko binitbit sa Kainta. So pakita ko sa inyo yung itsura ng mga pugo meat natin. So ayan mga lods, ayan, di ba? Ang tataba. Ayan. Ayan, tsura ng mga pugo meat. May mga itlog-itlog pa yan sa loob. Buo pa yung mga itlog nila. May laman loob pa. Pero linis na, mga lods. Ayan. Ayan, ngayon, nagpapack ako kasi meron akong order. Nagbebenta kasi ako sa TikTok online. So, ayan yung dala natin. Tapos, ipapack ko na rin siya kasi pipick upin na rin. So, ayan. Tapos, lahat ito pipick upin na rin today. So ayun mga lods, so magkano ba yung kinikita ng pagbebenta ng mga puguan meat? So ito yung mga lumang pugo na mahina na mangitlog. So kailangan na i-dispose kasi papalitan na ng sisiw. So ganun din yung ginawa namin sa mga pugo namin, kaso lang naubusan kami. Kaya ngayon, after na maubos yung calls namin, nag-angkat na kami. So, sa iba-ibang lugar yun, from Pampanga, from Nueva Ecija, basta doon banda sa northern ba or southern part siya. So kinukuha namin yun, may tagakatay na kami. So ngayon, as I have said kanina na bibigyan ko kayo ng idea kung magkano yung income sa ganito. So hindi naman siya ganun kalakihan mga lods, no. Pero kung tatyagain nyo naman siya at meron kayong sasakyan, pwede na. So kasi ang isa nito, pag binenta mo to, pag binili mo to ng live, makakakuha ka nito ng, kung mura magbigay yung taga-puguan, yung taga-farm, makuha mo to ng 7 to 9 pesos. So, 7 to 9 pesos. Kaso lang, babalatan mo pa. So, iba naman yung nagnanegosyo nun. Yun yung inaangkatan ko. Ibig sabihin nun, sila na yung magbalat, sila na yung maglinis, sila na yung nagdi-dress kumbaga ng pugo. Kaya, lumalabas, tutubuan nila ng onti yun para sa effort nila, lumalabas na 12 pesos. Tapos ako naman, kasi yung presyohan ko naman, hindi ko naman siya yung parang retail. Kasi ito pag binenta mo to ng fried pugo na, kumbaga luto na, templado na, 20 na to, 20 pesos. Ang bentahan ko naman nito, parang mabilis maubos, parang Chinese style lang mga lods, ang bentahan ko nito, 15 pesos lang. So, ibig sabihin, tumubo lang ako ng
3 pesos. So, ganun lang siya mga lods. Sa isang linggo, kaya kong umubos ng, kung medyo masipag-sipag lang ako kasi may isa pa akong negosyo, naging 1,000 lang ako. Pero actually, kaya namang umubos ng up to 2,000 kung daily ko talaga siyang ginagawa. Pero ako kasi, sinasama ko lang siya sa Bulacan. Kada uwi namin, magbibit-bit kami ng mga karning pugo para kahit papaano, meron kaming ibebenta. So, ang platform ko kasi ay sa TikTok. So, doon ako nagbebenta. Maraming bumibili sa akin ng ganito. Tapos, may mga suki na ako na kada baba ko, binibili na nila agad. Kasi nga, mura lang. So, kumbaga, as I said, unti-unti lang, pero pag maramihan naman. So, ibig sabihin, sa 1,000 ko mga lots, meron ako 3,000 sa 1 linggo. So, ibig sabihin, kung ipo-focus ko talaga siya na ituloy-tuloy ko siya everyday, kikita ako kung, for example, nakabenta ka ng at least 3,000. So, times 3 pesos yun, hindi may 9,000 ka sa 1 linggo. So, since ako, 1,000 lang naman, so, unti lang naman. So, hindi ko pa siya nakikita as full-time business ngayon kasi wala akong freezer. Pero, ang bala ko, sa lahat ng maipon ko dito, makakabili akong freezer. Baka mag-stock ako lagi ng pugumit. Kasi, sobrang lakas talaga siya mga lods kasi maya-maya, marami nagbimessage sa akin sa TikTok tapos wala na ako na ibibigay. Ayaw ko kasing nasisiraan ako ng ganito. So, 1 linggo lang kasi to. Pag umabot na ng 1 linggo mahigit, mag-iiba na yung ano niya, masisira na siya, papuntang sira na siya. Kaya ang ginagawa ko is niluluto ko siya para hindi siya masira. So, yun naman ay binibenta ko naman ng 180 pesos ng 10 piraso. So, ibang story naman yun kasi bihira lang yun pag hindi na ubusan. Pero madalas naman, 2 days lang, ubos na yung bagsak ko. Okay? So, ayun lang naman, binigay ko lang sa inyo as tip. So, sana may natutunan kayo. Medyo mainit lang kasi kakarating lang namin. So, sana may natutunan kayo. Unting tip lang yun kasi maraming nagtatanong, maraming nagsasabi sa akin na ang laki daw ng tubo ko. Hindi ho. Kasi, para sa effort ko ng 3 pesos, gasolina pa, tapos plastic pa, yung toll fee pa, saktong-sakto lang din yun. Kumbaga, sideline lang. Pero kung ipo-full time mo talaga, meron at meron. Okay? So, ayan. Kung meron kayong natutunan sa ating vlog ngayon, short vlog lang to, please do subscribe and click the notification bell below para updated kayo sa ating mga next videos. Okay? Maraming salamat!